So in masses, hi, welcome back to my channel. So with today's episode, mag-i-story time tayo. So alam ko medyo bago to sa aking channel. So ayun, kung gusto nyo lang malaman kung bakit wala pa akong update na video, bagong upload. So dahil nagpapagaling pa ako, so ayun. Sorry kung medyo mahina ng boses ko mga sis, kasi gabi na rin anong oras na alauna na rin, mag 1:30 na. So, ayun. Hindi ko alam kung saan ko umpisahan tong video. So mag-start na lang tayo sa... Okay. Noon pa lang, para ba? Hindi ko alam kung saan ko umpisahan. So ayan. 2017, nung nagpa-schedule kami nung friend ko sa isang doctor na kilala siyang doctor dito sa atin sa Pilipinas, so, kami sa clinic nila at yung day na yon, kasama ko yung friend ko na si Nick, at pa-screening kami. Hindi screening tawag eh. Basta nagpa-check up kami kung pwede ba kaming umundergo sa breast augmentation surgery. So pwede naman daw. So, nagpa-schedule na ako. So, kasi at anong time na yun, may ipon na rin naman ako noon. So, ayun. Nung first ko, akala ko, eto yun na, naka-schedule na ako nung December 2017 noon. So hindi ko sinasabi dun sa family ko dun sa Bataan. So ayun, kung mapanood nila to, so ayun. Kasi hindi ko alam kung ano sasabihin nila sa akin. So ayun, tapos balik tayo sa kwento. Inoperahan ako, hindi ko alam kung anong December, basta parang second week yata. Alam ko nun kasi Pasko, nakahiga lang ako dito nun. Ayun, ang akala ko, kaya pang second type ko na breast augmentation surgery na to. Kasi nung first, akala ko okay na siya. So ayun, edi naging, nga pala pinalagay ko sa akin, 375cc China brand siya mga sis. So it cost me around, a-promo sila nun kasi 65k. Tapos pagkasama pa yung mga gamot, umabot din siya ng 70. Tapos yung mga, basta total of ano na nasa, parang umabot na rin ng 75. Kasama na yung 75 to 80. Yung kasama na yung ano doon, yung mga transpo, pagkain, yung mga x-ray, mga blood test. Basta may mga ganun pa. Tapos yung mga gamot pa noon. Tapos na ako mga sis, tapos okay na ako, akala ko okay na. Tapos nung dumating yung parang 1 week ko, okay na ako, nung malakas na nakakalakad na ako. Tapos may time na sa sobrang kampante ko, yung parang naging yung magalaw na rin ako noon, tapos nakapag-drive nga ako noon eh. Nakapag-drive ako, tapos nakapaglakad-lakad. So tapos naligo ako, binasa ko na siya agad mga sis. Sabi ng mga friend ko, dapat hindi ko muna daw binasa kasi may tahi pa siya, saka ano, hindi pa siya ganun kagaling nun. So ayun, naligo ako noon. Tapos nung napansin ko, nung pagkatapos ko maligo, para siyang may napapansin ang parang mataas tong isa niya, parang mataas. Tapos hindi ko pinansin kasi akala ko normal lang, kasi syempre namamaga-maga pa. Tapos nung gabi pa noon, hindi ko alam kung kinagabihan nun o nung isa pa, nag-drive ako nun kaila mama nung sinundo ko sila. Tapos, ayun. Ewan ko kung saan siya nag... kung anong dahilan bakit siya namaga. So, feeling ko dun sa pag-drive o kaya sa pagligo, baka nagalaw siya sa loob. Tapos, sinasundan ko naman si Doc, yung pinabendahan ko naman siya laki. Next naman, dun sa... Katapos na nakabenda naman ako ganyan. Tapos na napansin ko na siyang medyo tabingi siya. Minessage ko agad si Doc noon na. Sabi ko, Doc, parang namamaga tong isa, tong side na to, dito siya. So, ayan. Tapos sabi niya, okay lang daw yun. Tapos, kasi bago pa nga lang,
baka ano, maghapa talaga siya. Tapos, i-hot compress na lang daw siya. So, ayun. Sinusunod ko naman siya lahat-lahat. Tapos, every week, pumupunta kami sa kanya. Tapos, para i-check niya, gano'n. Tapos, nung pang 10 days na, tinanggal na yung tahi. Tapos, nung pagtanggal ng tahi, yun, dun part na yun, ano na siya, yung talagang magana siya, totally magana siya, yung parang umabot na siya dito. O, tama ba? O, parang basta mataas na siya. Tapos, itong isa, okay na siya. Tapos, parang nagagalaw-galaw na. Itong isa, para siyang mataas na matigas. Basta para siyang ganun, basta matigas itong isa. Itong, matigas din itong isa, pero hindi siya ganun katigas compared dito sa isa. Sa, o, parang ganun. Tapos, and then, nung pagtanggal ng tahi, okay na, sabi, pahinga lang daw ako. Then, nagpahinga naman ako. Tapos nung in the following days, tawag dito, ano na, sorry, may nakikita ako sa ilalim na, tinitingnan ko yung sugat niya, parang may nakaumbok na white, parang may nakikita akong white something dun sa ilalim. Tapos nung pagka tinignan ko sa salamin, tapos pinicho, tapos abang pinipindot-pindot ko siya, para siyang may bukol na maliit lang siya. Parang sabi ko, parang medyo may nararamdaman ako habang pinipindot ko siya. So yun. Tapos nung, alam ko, New Year yun eh. Nandito maraming tao, masaya. Tapos ako nandito lang sa taas, namumroblema na ako. Sabi ko, iniisip ko na nun, baka parang may mali dito sa isa, parang... Kasi may group kami sa Facebook na... yung may iba, nai-infect, nire-reject ng anong, kaya kung ano-ano na pumapasok sa isip ko that time. Tapos, hindi na. Nandito lang ako sa kama nun. Tapos, New Year na New Year, sila lahat nasa may labas. Ako nandito lang sa may kwarto. Nag-iisip ako, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung, basta hindi ko magulo yung isip ko nung oras na yun. Tapos, kinabukasan. Ewan ko parang tapos nung gabing yun, na naginip pa ako. Ewan ko, nakalimutan ko basta masamang panaginip siya. Tapos, nung pagising ko nung umaga, parang may napipil akong na, parang siyang may liquid, sabi ko, parang malamig. Parang, alam niyo yung feeling na parang natapunan ng tubig, tapos malamig sa feeling, diba? Tapos, pero wala akong sakit na nararamdaman. So, ayan. Kaligalan ko ganyan. Tapos nung, parang basa. Tapos nung sinilip ko yung tinaas ko itong damit ko, may leak na siya. Talagang buong yung itong buong part na yan, basa siya, na parang makulay siyang ma-yellow-yellow na parang tubig na may kasamang dugo. Tapos hindi naman siya masakit. Tapos nung pagtayo na pagtayo ko, nung pagka-open kong ganyan, dun na mga sis, dun na siya biglang parang tumagas na. Tapos nataranta na ako dun. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung kukuha ko ng damit. O ano, tapos alam ko tissue yung pinang-takip ko doon. O gasa yata, basta ano yun. Tinakpan ko na lang siyang ganyan, tapos tumulo siya ng tumulo, ganyan mga sis. Tapos, ayun, tapos inisip ko na, ay, paano ko sabi? Infected to. So, kinonta ko agad si Doc. Tapos sabi ni Doc, alam ko yung unang usap namin dun sa ano nang gusto kong daw gawin. Tapos sabi ko, Doc, ano po bang magandang gawin dito? Tapos sabi, pinapunta niya ako sa may clinic. And then, alam ko, kinabukasan niya ata. Oo, kinabukasan pa. Tapos ginawa ko, tinakpan ko lang siya ng gasa. Tapos binalutan ko ulit siya. Tapos pinapunta niya ako, kinabukasan ng clinic. Tapos chinek niya ganyan. Tapos pinainom lang niya ako ng mga antibiotic. Pinainom niya ako ng mga antibiotic na almost January 1 yung New Year. Tapos hanggang katapusan ng buwan na January, ano ko nun mga sis, antibiotic lang ako, na antibiotic na paiba-ibang antibiotic, hanggang sa nag-laboratory na kami, tinignan kung cancerous ba yung kumuha nung parang kasi nana na siya mga sis. Nung nagnana siya, kumuha siya ng bulak, tapos pina-laboratory namin, tapos chinek doon, tapos parang 1 week bago namin makuha yung result. Dumating na yung 1 week, tapos nakita na namin, minessage ako ni Doc.
may na-message ako ni Doc na nakuha na daw niya yung result, tapos nakuha na yung result, tapos binigyan na niresetahan niya ako ng antibiotic na kalimutan ko na kung ano antibiotic yun eh. Yun daw yung ano, tapos wala pa rin nangyayari mga sis. Tapos binigyan niya ako ng option, tapos sabi niya, pag hindi pa rin gumana dito sa gamot na to, tanggalin na natin siya. So parang syempre ako, nalungkot ako dun kasi ayun na, nandun na yun talaga yung pinakapangarap ko mga sis, kasi okay na ako. So, yun talaga yung noon ko pang pangarap, yung magkaroon ng ayun nga nang hinaharap. So ayun, so nag-decide siya na i-remove daw muna siya. So nung ayun na, tapos wala pa rin talaga, ala pa rin ang nangyari nung kahit uminom ako ng antibiotic, tapos tinanggal na niya. So gising ako nun mga sis nung tinanggal, pero may anesthesia naman, tinanggal niya. Tapos ayan, hinintay muna namin humilom siya. Ayan, tapos January, February, alam ko February na nung tinanggal niya, February, March, April, May, basta parang 3 months yata bago siya totaling gumaling ako. So nagsara na siya ng mga sis. Tapos kinontak ulit ako ni Doc na kinamusta ako kung okay na ba ako, ganyan ko ano nararamdaman ako. Tapos I feel okay na mga sis, okay na ako. Tapos minessage niya na ikakabit na ulit. So hindi, nagpa laboratory, nagpa ano ulit ako na clear na siya sa infect ulit. Tapos meron mga nagsasabing mga friends ko na yung mga sa group namin ng mga transgender na sabi nila nung iba kahit 6 months daw, dapat 6 months to 1 year yung pahinga. So feeling ko okay na kasi wala na akong nararamdaman. So parang simula nung nagsarado yung sugat na magaling na maging okay na ako, siguro mga April or May, ganyan mga May ano, totaling sarado na siya. Tapos June, July, August, September, parang 4 months pa lang pala akong napapahinga, 4 to 5 months. Tapos yun. Tapos ayan na mga sis, 4 to 5 months na ako, diba sabi nga nila 6 to 1 year daw. So sinabi naman ni Doc na okay na daw yun, magaling na daw yung loob. So kampante naman ako kasi alam kong doktor siya, alam ko na tama yung ginagawa niya or tama yung sinasabi niya. So nagpa-complete blood test ako noon, tapos na clear na nga ako sa infection. So in-schedule na niya ako na ngayong September 1, in-schedule niya na ako na opera ulit, ikabit na ulit yung implant. Tapos so ayun na nga, noong September 1 kinabit na ni Doc, tapos wala na akong binayaran mga sis, lang parang fee sa ano lang, 500 pesos yun. So okay lang kasi yun lang, syempre nakakahiyari naman para sa akin yung parang pupunta ako doon na wala rin akong ano yun. So super bait din ng Doc na to mga sis, wala rin akong masabi sa kanya kasi lahat ginagawa niya para maging okay ako at para gumaling, at basta napakabait niya. So, tapos ayan, nasa operating room na ako. Tapos kinukwentuhan niya, pinaplax niya loob ko, tapos puro positive yung mga sinasabi niya sa akin. So ayan, nag-start na kami, humiga na ako sa may operating room. Tapos ayan, parang sandali lang, pagkagising ko talagang minaramdaman agad ako na para siyang mahigpit na sobrang kirot niya mga sinasabi, pero parang hindi ko naranasan to nung ano, nung unang opera niya sa akin. So parang happy talaga siya kasi aros hindi ako makaano eh. Pero hindi naman siya yung totally na sobra-sobrang kirot na halos di mo na makayanan. Kaya pa, pero parang ano, basta parang masakit na rin siya, pero hindi siya yung over na sakit. Basta may nararamdam, parang mahapdi siya na may parang umipintig-pintig. So ganun, normal lang daw yun. Saka nung second time na inopera niya ako, parang kaya ko, hindi ako nag-hallucinate kasi yung unang opera ko sa kanya, kung ano-ano yung sinasabi ko, saka parang suka, parang nasusuka ako, tapos wala lumalabas. So nung second time na inopera niya ako, wala talagang, parang
lasing lang ako, hindi ako nasusuka, pero kaya kong maglakad, kaya kong kumain. Tapos nung paghinga ko, nung dinala na lang ako dito, and dun ko nararamdaman na ang hapti talaga niya. So, medyo mga nahahabaan ako sa ano, sa kwento natin. So medyo paikliin ko na lang siya mga CS. Tapos ano na ngayon? Anong date na ba ngayon? So, ano na, Wednesday? Ano, September 19 na pala ngayon. So, ilang days na? 19 days? Almost 2 weeks in chururut na. So, sa Sabado, Wednesday kasi ngayon. Tapos sa Sabado, 3 weeks na siya. 3 weeks na siya. So, dapat, di ba, mga sis, magaling na yung ganun. So, lakakalakad naman ako, kaso hindi pa yung diretso. Tapos, parang medyo may pain pa siya. Tapos, maga talaga siya, mga sis. Yun yun. Tapos, pasa. Doon ako nag-worried sa maga, tapos medyo may pain, tapos pasa pa siya. So ayan, bukas mag-ano kami, pina-schedule niya ako na pa-complete blood test daw ulit ako kung may infect, kung infected siya or what. So ayan na naman tayo. So kung ano na naman naiisip ko, na-stress ako. Kasi talagang 3 weeks na, ba't magti-3 weeks na, pero parang, alam mo yun, ganun pa rin nararamdaman ko. Pero, ay, hindi ko alam. Tapos, so bukas na, di ba, nakis. Schedule na tayo sa ating blood. Chururut. So, sana maging okay yung result. Tapos, yung itsura nung aking, ano ko yun, pang, ganyan siya. So, nakikita nyo mas mataas tong isa. Tapos, so, ayan pa siya, mga sis. May pasa pa siya. O, di ba? May pasa siyang ganyan. Tapos, hindi lang iyan yung pasa, tapos mataas siya sis hanggang dito. Tapos yung pasa niya, abot pa dito yan. Ayan mga sis. Oh. Pasa yan dito, saka dito. Paikot ng ano. Paikot siya, mga ganyan siya. So, ayan. Yun lang yung update ko ngayon. So, almost 3 weeks na akong ganito. Yung halos di ako lumalabas. Kasi napapraning na naman. Alam mo yung pag na-experience mo na kasi yung pass mo, tapos iniisip mo baka maulit, kinakabahan ka ba kasi baka maulit na naman siya or what. So buti na lang yung doctor ko, positive lang siya lagi sa akin. Pag nag-message siya, puro positive. Saka hindi ko na rin siya masyadong mini-message kasi mga sis, syempre baka busy rin siya or, pero alam ko naman syempre obligasyon naman din syempre na i-update ko siya time to time. So pero nakakahiya din kasi mga sis kung lagi-lagi tayo nagtatanong sa kanya. So, pinipilit ko maging masaya. So, may time na umiyak talaga ako mga sis. So, ayan, ayoko umiyak. So, ayoko talaga umiyak kasi alam mo yun, yung feeling na ayoko. Parang wala sa ano. Personality ko yung umiyak. Tsaring! Nanghihinayang lang ako kasi, siyempre kung mauulit na naman sa dati, tapos nag-decide na ako na, or nag-decide na rin yung family ko na, sila mama na, tanggalin na lang, pareho. Tanggalin na lang siya ulit. Tapos, ipahinga after. Sabi ni mama, after, after 3 years or ano, doon na lang to ibalik. Tapos so sinabi ko sa kanya na ano, na wag na lang. Yung parang sumuko ka na ganun, pero siyempre gusto ko rin talaga yun. Yun talaga yung parang alam mo yung mga feeling na ayaw kumiyak. Alam mo yung feeling na ano, tumataas yung level ng ano, confidence mo pag meron. Kasi ako, kasi yun talaga yung pangarap ko mga sis talaga noon. Kasi pag may nakikita ko ibang mga trans na ang sabi, tas may mga ganun sila, sabi ko ay buti pa sila na babaeng-babae na, kasi dun yun yung basehan gusto ko ganun. Pag meron kang ganyan, babae ka, yun yun para sa akin. So ayun, kaya ayun na eh, nandito na eh. Tapos biglang parang babawiin. Siyempre pinag-pray ko din kay Lord na
maging okay na yung lahat. Tapos pinipilit ko talaga maging positive. So, saka nagpapasalamat din ako kasi dyan sa mga supportive friends ko, saka sa mga suporta ng kayo, tsareng. Saka yung suporta ng family ko sa akin na ganyan. So, laban lang. So, ayan. Hindi ko alam kung magiging okay itong kakalabasan ng video na to, kung may kulang-kulang ba or ano. Basta gusto ko lang naman kasing i-share yung experience ko na ganito nga, kasi wala kasi akong mapagkwentuhan. Meron ako nakakausap yung mga kaibigan ko, pero ayaw ko, iba pa rin talaga. Saka na-miss ko rin tong camera, tapos nakaharap na kaupupin yun, tapos nakipag-chikahan lang sa inyo. So, ayun. Ay, ano pa bang sasabihin ko? So, kung ano mang mangyari, so ipag-pray na lang natin kay Lord kung ano mangyayari sa akin, kung ano magiging result nito. Basta laban lang tayo, laban. Hindi tayo susuko. Saka bata pa naman ako, sis, marami pa tayong pwedeng gabihin. So, kailangan maging positive talaga eh, parang. Kasi pag puro nega. Basta, bukas pupunta tayo sa hospital, tapos mapalaboratory tayo. Tapos, ibigay ko kay Doc yung result, kung ano magiging result, kung anong balak ba na gawin dito, or kung infected ba siya, or what, or matagal lang talaga ako gumaling. So, malalaman natin yan soon. So, this is the first part of the video na story time natin about my breast augmentation surgery. So, ayun. I-update ko na lang kayo sa susunod na part ng video natin, mga sis. So, ayun. Alam niyo nang hihinayang lang din kasi ako sa time. Siyempre sa pera, hindi naman ako ganun kayaman, mga sis. Time, pera, pagod, sakit. Yun talaga yung nahinayang kung maulit man siya sa nung dati. Kung maulit siya, tanggalin siya pareho. Masakit din yun, syempre, para sa akin. Ayun na yun, nandun na. Tapos, parang hindi ko man lang na-experience kahit konti, di ba? So, ayun lang yung story din. Ayoko talaga umiyak kasi pinipilit kong naiyak talaga ako. So, ginagawa ko na lang. Positive na lang tayo, mga sis. Laban lang. So, ayun lang muna. Dito ko muna i-end tong vlog natin. So, maraming salamat sa pakikinig. At, ayun, thank you so much na marami sa mga suporta niyo, sa mga nagdi-DM sa akin, mga nag-message sa Facebook, sa Instagram. Maraming salamat po sa yung mga prayers and everything. Tapos, ayun, iniisip ko ng positive na tayo, laban lang. Laban lang, mga sis. Maraming salamat sa panonood, mga sis. So, see you to my next video.